Naramdaman din sa Camarines Norte ang hagupit ng Bagyong Ulysses. Isa na nga ang naiulat na namatay at tatlo ang nawawala sa lalawigan. Para sa mga karagdagang impormasyon sa sitwasyon sa Camarines Norte, may update si Marianne Enriquez. Marianne? Yes, DJ Chacha, andito pa rin nga kami ngayon sa barangay Ginakutan sa Vincennes, Camarines Norte. Dito na rin kami nagpagabi dahil kung makikita niyo sa likod ko, yung mga poste talaga, ayan, nagkabagsakan na at yung mga kawad ng kuryente, naglaylayan na. Doon naman sa likuran namin, may mga puno pa na talaga na mga nabuwal na. Ngayon, itong nakikita niyo sa likod ko, ayan, ano, palayan yan, nakagabi. Eh talagang hanggang alas 2 ng madaling araw, imagine 11:30 a.m. hanggang 2 a.m. kanina. Binabayo kami dito ng napakalakas na hangin at may kasamang ulan. Ngayon nakausap natin yung ilang mga residente dito kanina, no, nagising nila ang aga, 5 a.m. pa lang. No, nakita natin na naglilimas sila at sinisave nila kung ano pa yung pwede. Nagpapatuyo na nga ng mga unan, ayan sa harapan natin. Pero yung mga nakita rin natin, kumukuha ng yero, tinitingnan ko ano pa yung mga pwedeng isave. At sinabi nila na kung nung super bagyong Rolly, signal number 4 dito sa kanilang lugar sa Camarines Norte, ngayong Typhoon Ulysses na signal number 3, ah, mas malakas daw talaga yung naranasan nilang hangin dahil meron pa itong kasamang pag-ulan. At ngayon, kung ikukumpara daw nila yung bagyong Rolly, noon, pasulpo-sulpot lang yung hangin. Ngayong Ulysses talagang walang tigil. Walang tigil na malakas na ulan na makikasamang hangin. Na ilang oras yan, mahigit 12 hours na binabayo itong Camarines Norte. Ngayon, base doon sa huling tala ng PDRRMO, as of 8 p.m. kagabi ngayon, nahirapan lang tayo makipag-communicate dahil bagsak din yung mga linya nila doon sa bayan. Dalawa na po yung naiulat na patay dito sa Camarines Norte. Isa nga sa Daet at isa sa Talisay. Ngayon, yung sa Daet, ang initial report natin ay mukhang posible daw pong nakuryente dahil natagpuan na lang daw po ito sa bubong ng kanilang bahay. At yung isa naman na 70 years old mula sa Talisay ay inaalam pa natin kung ano yung dahilan ng pagkamatay. Ngayon, apat na po rin yung missing persons dito sa Camarines Norte. Yung tatlo pong mga mangingisda mula Calaguas ay hinahanap pa rin. At yung isa naman ay mula naman sa Mercedes. Nakapagtala din yung PDRRMO ng mga storm surge sa bayan ng Jose Panganiban at ng Mercedes. At halos, kung hindi lahat, halos ng mga daan dito, impossible. Hindi na talaga madaan to sa bayan namin. Actually, hindi ka kami makalabas hanggang ngayon dahil nag-clearing operation. So, hihintayin pa natin na ma-clear itong mga daanan na dito. DJ Chacha. Maraming salamat sa update. Galing nga po sa Camarines Norte, live na live, Marianne Enriquez.